Makalipas ang isang dekada, nagbabalik sa ABS-CBN ang internationally acclaimed actress na si Jacqueline Jose para sa seryeng FPJ Batang Quiapo. Ilang taon din kasing nagtrabaho si Jacqueline sa GMA7 kung saan nagsunod-sunod ang ginawa niyang teleserye at nakasama nga ang ilan sa naglalakihang kapuso stars. Sa panayam ng TV Patrol, ibinahagi ni Jacqueline kung bakit siya pumayag na iwan muna pansamantala ang GMA at tanggapin ang offer ng Kapamilya Network. Isa si Jacqueline sa mga bagong karakter na mapapanood sa top rating series na FPJ Batang Quiapo, na pinagbibidahan at idinidirek ni Coco Martin. Sa second season ng serye, ginagampanan ni Jacqueline ang role ni Corrections Chief Superintendent Dolores Espinas, na isang makapangyarihang opisyal sa loob ng kulungan. Magkakaroon ng connection ang kanyang karakter sa buhay ni Tanggol at yan ang dapat abangan ng mga manonood na anytime soon ay ma-reveal na. Nagkwento rin si Jacqueline tungkol sa unang pagkakataon na nagkasama sila ni Coco sa isang project at kung bakit siya napapayag na lumabas sa Batang Quiapo. Si Coco, parang anak ko na yan, ang una niyang pelikula, kasama ako, masahista, noong araw, matagal na. At mula noon, hindi naman kami nag-lose contact, in short, nagkakausap pa rin, aniya pa. Nagkasama sina Coco at Jacqueline sa award-winning movie na Masahista na idinirek ni Brillante Mendoza, dito nanalo si Coco ng Young Critics Circle Best Actor Award. Nagkasama rin sila sa teleseryeng Nagsimula sa Puso, kung saan nagtambal sina Coco at Maha Salvador, sinundan pa ito ng Kapamilya TV series na Kung Tayo'y Magkakalayo, noong 2010. Sa pagkakatanda ni Jacqueline, ang last teleserye na ginawa niya sa ABS-CBN ay ang Kahit Puso'y Masugatan, na umere noong 2013, at mula nang mag-over the bakod siya sa GMA, hindi na siya nakabalik sa Kapamilya. Nagkataon lang na nasa ibang istasyon tayo at that time kaya hindi tayo nakapasok sa probinsyano, aniya pa. Say pa ng veteran actress, gustong-gusto niya talaga na mag-guest sa Ang Probinsyano, na tumagal sa ere ng 7 taon. Ang pakiramdam ng artista, ako ha, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong probinsyano na natapos, hindi kumpleto ang pagiging artista ko. May ganoong feeling, hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista, pero ako, ganoon ang pakiramdam ko. Say pa niya, sa isang panayam, nabanggit din ni Coco na malaki ang utang na loob niya kay Jacqueline dahil ang aktres ang nagpakilala sa kanya kay Andoy Ranay na siyang direktor ng ABS-CBN series na Ligaw na Bulaklak, kung saan naging bahagi si Coco. Muntik na kasing layasan noon ni Coco ang showbiz dahil feeling niya wala nang nangyayari sa kanyang career.